nandito tayo ngayon sa aking mini warehouse, magulong warehouse. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang single valance curtain o yung may ruffles na kurtina. At ito yung katawan, yellow, at ito yung magiging ruffles niya. Okay? So magsisimula tayo ngayon. By the way, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo lagi. Updated kayo lagi sa ating mga bagong-bago nating tutorial vlog at sa mga rides natin. So, yung gagawin nating sukat ay 60 by 70 lang. Bali, ang puputulin natin ay 60 by 77. 60 by 70 yung finish, yung 60, ito yung width ng tela, yung 70, yun yung magiging haba ng finish ng kurtina. Bali, pag 60-70, yung magiging tabas natin ay 77. Okay? Take note nyo yan guys, para kahit wala kayong mga internet, pwede nyo magawa yung aking tutorial. So, as usual, dito tayo sa practical na paraan ng pagtatabas dahil wala tayong lamesa. So, 77 ang hanapin nating sukat. Pasensya na kayo kung hindi kagandahan ng ating video, no? Hindi nakafocus. Tandaan nyo na lang yung mga aking pinagdadaldal. 77. Ito na siya. At itabi muna natin to. Bali, ito yung magiging ruffles niya, no? Kapag tatabas tayo ng isang katawan na gagawa tayo ng isang ruffles, ang dapat tabas natin sa pang-valance niya, yung ruffles niya, isa't kalahati. Isa't kalahating haba ng lapad ng kurtina. So, ang tatabasin natin ay dapat mga 8 inches. 8. Tapit natin. Ayan. 8 inches. Ayan. No? Bali, dalawa to guys, no? Ang kailangan kasi natin sa isang katawan ay isa't kalahati. So, itong isa, hahatiin natin. Yan. Idudugtong natin dito. Sa pagtahi yun, idudugtong natin yan dito mamaya. So, itatabi lang natin to. So, tapos na tayo magtabas. Pupunta tayo sa ating machine. Bali, idugtong natin to. Iraraffles muna natin siya, no? Idudugtong natin. Hanapin natin yung magkapareho sila ng ano. Yan, pantayin lang natin. Hintayin natin gumana yung ating makina. Then, ilock natin. Ilock. Bali, inattach na natin guys yung dilyo, no? So, simulan na natin siya pasadahan. Gamit itong dilyo na to. Gagawin natin, pasok natin pa ganyan. Yan. Mula rito, itong hintuturo, yan yung nakatukod dyan sa may dilyo, at ito namang hinlalaki, yan yung parang pumipigil ng bagya. Ito yung gagamitin natin pang shearing, at kung bibili kayo nito, nasa halagang 50 pesos lang yata. Ewan ko kung nagtaas, pero kung magtaas man yun, hindi ganun kalaki. Wala pa sa 100, tingin ko lang. Naka-attach na yung ating shearing foot, kung tawagin. Simulan na natin yung shearing. Pag hindi nagtahi, dito ka adjust. Ito yung sa tension. Pipihitin mo siya
clockwise. Yun yung paghigpit. Pagpaluwag, counterclockwise. Yan yung tama lang na shearing. So pag binilisan nyo yung makina nyo, ganyan nagiging kalabasan. Mas humihigpit siya. So bawasan natin ng konti. Ganyan lang kasimple kung paano gumawa ng pag-shearing. So yung iba, mano-mano yun, ginaganon-ganon nila. So mas practical yung ganito, mas mabilis kung gusto mo ng mas maraming output. So papalitan na natin ang ating gamit. Bali, itupin na natin ang kanyang gilid. So dapat ang technique nito, no, dito sa dulo, kailangan lupian mo ng hindi ito lalabi. Dapat pantay lang kasi ang pangit tingnan kung nakalabi, no. Yun yung isa na dapat iwasan natin sa pagtatay. Dapat quality ang ating gawa. Bali, punta na tayo sa katawan. Isa side lang natin siya. Ang akmang side ng isang kurtina ay 3/4 size. Bali, yung sukat nito ay sumukat lang tayo ng 4 inches. 4 inches lang ang itutupi natin dito. Tinupihan ko sa ilalim ng 1/2 inch. Yan. Ang technique pa, no? Mula rito, susukat ka ng 4 inches. So, tuwing tutupi ka dito, sisipat mo na lang siya dito. Sana makita ng sa video, no? Ibinibigay ko yung mga technique na mas mabilis gumawa ng kurtina. So, base sa aking experience, ibinibigay ko sa inyo ng libre yung technique na aking mga natututunan mula pa nung ako ay nananahi. Since 2003, ganun na ako katagal mananahin. So, ito, tinitingnan ko na lang yan, napapantay ko na siya. Pero pag sa inyo, no, mas mayigi, limbawa, ito, may karton kayo, no, ilalapat nyo siya dyan. Sana mag-gets yung ibig ko sabihin. Magputol kayo ng karton o anong bagay na pwede nyong panukat. Limbawa, 4 inches, ganyan. Tuwing mag-ano kayo, limbawa dito, sana makita. Gaganyan nyo siya. Yan ang technique na mga mananahi. Papantay nyo siya dyan. So, kasi mahirap naman kasi kada tupi mo at gaganon mo pa. So, ang gagawin mo, kumuha ka ng karton, simula, magtupi ka na ng ganyan, papantay mo ng ganyan, di ba? Yun. Isang simpleng technique. Para hindi ka mahirapan. Sa akin kasi, hindi ko na siya kailangan dahil isang tingin ko lang, natatansya ko na siya. Sa tagal ko gano'n namang gumagawa nito, medyo nakabisado na ng mata ko yung sukat. So pag mga ganito, no, ipasok mo lang yan. Yan. Tapos dito sa dulo, ito yung nasa ibabaw, hindi pwedeng lumabid yan. So okay lang siya kumapos ng bagya,
kasi nakatago yan. So ang gagawin natin sa taas, kahit wala siyang dos, mas maganda kasi mas malalim yung, mas malapad yung rad packet. Ito yung pinaka rad packet eh. Ito naman, ang purpose nito, siya yung parang kukulot-kulot sa taas. So, ang isa na namang technique, no? Pagpasada mo dyan, nandito yan, di ba? Dito ang tingin ng mata mo. Dito ka titingin. Kita ko. Pag pinasadahan mo dyan, dito ka titingin. Gagawa ka ng sukat. Halimbawa, yan, sinipat ko na dito na ako susukat. Tuwing papasada ako, titingin na lang ako ng nakaganyan. Doon ako susunod. Kasi ito, pinaka-critical. Pag hindi mo napantay ng maayos yan, zigzag-zigzag yung pasada mo. Sige. Subukan natin, no? Kaya pwede ko siyang bilisan. Mas maganda, mas mabilis. Hindi gagawang-gawang yung tahi. Ang tama lang nabilis, ha? Pero pag hindi nyo kabisado yung makina nyo, talagang kailangan nyo ng dahan-dahan. O, diba? Pag hindi mo in-attach ito, inilagyan ng shearing to, no? Ang tawag dito sa kurtina ng ganito ay plain shearing. Ito ay tawag nung kami gumagawa ng kurtina, nung kami ay subcontractor pa ng SM. Hindi naman SM. May pwesto sa SM. So, susukatin natin. Gagawa tayo ng panukat dito. Bali, susukatin natin yung gilid, no? 30. Bali, 60. And 70. Ganun natin siya. Mamarkingan natin. Ang purpose nito, para balance yung magiging laylayan ng inyong kurtina. Lalo na pag dalawa yan, pag pinagdikit mo sa ano, sinampay na yan, kailangan balance yung yung gilid niya. Kasi kapag hindi, masyado malayo yung agwat, ang pangit tingnan. Nagmumukhang reject yung iyong gawa. Isang technique yun, guys, no? Kailangan mo yung sukatin yung gilid ng inyong kurtina. Pag nakuha nyo na yung mga technique na to, magagaya nyo na yung style na pagtali na hindi na kailangan ng mga pattern, ano-anong pattern pa. Isang tingin nyo lang, alam nyo na nasa tama na yung tamang direksyon na inyong tahi. So, bago nyo i-attach ito, bago natin i-attach yung shearing, yung shearing natin, ipapantay muna natin sa katawan. Para pag kinabit natin siya, no, ma-estimate natin, halimbawa ito mahaba to, mag-a-adjust tayo dun sa mga shearing na hindi masyado, katulad dito. Bali ang ano nito, no? Ito, dapat nakapatong dito para pagdating sa ilalim, no? Ayan. Hindi naman obvious na malayo yung tahi. So, sikapin natin na mapaganda natin yung ating, yung quality ng ating tahi para yung ating buyer, no? Hindi magsasawa sa atin. O kaya lalo na yung mga new customer natin, hanap-hanapin yung ating quality ng tahi. At saka, syempre, yung ating customer matutuwa sa ating gawa. Hindi na maghanap yan ng iba, kundi tayo lang ang ating pag-o-orderan. So, sana lahat ng mga technique na aking itinuro ay
sana may take note nyo para dahil naharap na gusto nyo talaga mag-focus na sa pananahi, eh magamit nyo. Ayan. Bali, tapos na yung ating single valance curtain. So, ihangit ko siya para makita nyo kung ano yung style ng kinalabasan. At iyan na guys, yung ating curtain ang ginawa kanina. So, kung gusto nyo matuto pa sa mga ibang mga design ng kurtina, mag-subscribe kayo sa aking channel at gagawa tayo ng mga maraming design na kurtina. Yung mga alam ko lang po guys ha. At ituturo ko sa inyo yung mga technique, tricks, kung paano ginagawa o kung paano matuto manahi gamit ang ating sewing machine na high speed. So, mag-subscribe na kayo sa aking channel guys at hindi kayo magsisisi na ang aking channel ang inyong napili. So, hanggang sa susunod and stay safe. God bless.